Good day po sa mga visitors namin dito sa Peps TV at welcome po sa aking YouTube channel. At marahil ay kayo po ay nandito dahil meron kayong problema sa online lending harassment na nararanasan ninyo. At may bago po tayong video ngayon at ito ay tungkol sa contacts at co-borrower. At tingnan natin yung isa sa mga comment na nakita ko sa aking YouTube channel. So, sagutin na natin. Paano yun? Tinext po nila yung contacts ko na ginawa ko daw silang co-maker kahit hindi naman po. Tapos, pinatawag po ako sa barangay nung tinext ng Ola. Ano po ang gagawin ko? Gusto po kasi ng barangay namin na magbayad na ako. Eh, wala pa po akong pera. Tapos, may text na death threats po yung Ola sa akin. Tapos kinausap din po ng barangay namin yung Ola, pinagmumura po ako, ano po gagawin ko. So, ito, marami akong na-encounter na ganitong mga PM sa Facebook ko, sa Facebook sa group, comment sa group, pati dun sa FB page ko, pati dito na rin naman sa YouTube channel. At ang nangyayari, kaya nga meron akong nagawang video na ang sabi ko doon bakit sinungaling itong mga collector. Kasi ang sinasabi nila doon sa mga contacts ay ginawa daw co-maker. Sabi na, ginawa kang co-maker ni ganito at ikaw ang magbayad. So, ang nangyayari, itong mga contacts nagpapanik at minsan medyo violente yung reaction, tapos aawayin na yung may utang talaga dun sa Ola. So, nangyari, binabakbakan na nung kolektor na pinagmumura, binabakbakan pa siya ng mga contacts niya. Pero kasinungalingan yun, di ba? So, ang tanong niya, nangyari dito sa scenario niya ay nireklamo siya sa barangay. So, parang nakaramdam din ng pagkapahiya din yung nakautang dahil umabot pa sa barangay, di ba? Pero hindi kasi naiintindihan din ng mga tinex na contacts na hindi naman talaga ginawa na co-maker, di ba? At nagsisinungaling lang yung collector para guluhin yung contacts at yung talagang may utang, 'di ba? Parang dalawa na silang mangungulit doon sa may utang. So doon nangyayari yung pagkagulo ng isip ng may utang mismo, 'di ba? At sari-sari ng emosyon na nararamdaman. At 'yun nga, ang reality nga, lalo na pandemic 'yun. Maraming hindi makabayad dahil wala, may mga iba nga na wala ng trabaho, walang income, 'di ba? So dahil ang gusto naman kasi na talaga ng barangay magkaayos, kaso wala nang pambayad. So another problema na naman 'yun. Tapos naka-receive pa ng death threats. Tapos nung kinakausap daw, pinagmumura daw siya. So, ang tinatanong niya kung anong gagawin. Kung kapareho kayo ng problema nito, ito ang gagawin ninyo. Okay? So, ang I suggest is lahat ng mga death threats, mga harassment na na-receive nyo, idodokumento nyo. Tapos, pupunta kayo sa police, sa station, tapos magka-file kayo ng blatter. Tapos irereklamo niyo yung mga numbers na kung saan kayo naka-receive ng death threats, mga harassment, at kasama din yung yung mga laman ng mga harassment sa inyo. Tapos mas maigi kung sila ay nagpakilala kung anong company sila, 'di ba? Kasama ninyo yun. Tapos, irereklamo nyo, doon sasabihin nyo na meron kayong mga harassment na natatanggap, di ba? At hindi totoo na ginamit na co-maker yung contacts. So, pagkatapos nun, bibigyan kayo ng
ano noon, ng kopya ng bladder. So ang gawin nyo, ipanotaryo nyo at itabi nyo, or pwede nyo ring ireklamo sa PNP Cybercrime, NBA Cybercrime, pati na rin sa Privacy Commission, 'di ba? Ngayon, dun sa ano nakanotaryo na ano na hard copy ng ano ng blatter. Kulimbawa, ayan nga yung friend mo iniangal ka nga, or yung contacts mo inaangal ka sa barangay. Yun yung papakita ninyo na katunayan na hindi niyo naman talaga gusto yun na ano eh, na hindi naman talaga ginawang co-maker, at kayo rin mismo ay nakakatanggap ng ano ng mga harassment at death threats, 'di ba? So ngayon, wag naman din tayo maging mayabang or parang inaaway din natin yung ano yung contacts natin. Magsorry tayo kasi hindi nadamay lang naman din sila. Tapos maigi opera ninyo ng bagong SIM card kung maaari. 'Di ba? Tapos ipaliwanag ninyo na ito nga yung reklamo niyo, pakita niyo yung blatter para wala nang masyadong maraming explanation na hindi niyo ginawa talaga na gawing co-maker sila. 'Di ba? At least doon meron na kaming pruweba kaysa dadaldal ka lang doon, wala namang pruweba. Tapos pwede mo ipakita din yung mga reklamo mo, yung mga pasero, ipaprint mo yung mga natatanggap mo mga death threats, 'di ba? Ngayon, doon sa ano, para ma-pacify din naman kasi yung galit nung contacts mo, 'di ba? Tapos makita nila, ayo nga, ina-appear rin pala tong ganto, 'di ba? So kung tatanggapin nila yung SIM card, edi hindi na sila matatawagan, okay? So yun yung nakita ko na pwede mong gawin na para dun sa problema mo, itong tanong na to. So I hope nasagot na yung question niya at nakatulong din kahit papaano itong sagot dun sa kanilang tanong. So kung magbago kayo nga pala dito sa aking YouTube channel, I suggest na mag-subscribe kayo at hit nyo na rin yung bell button para kung may mga bago kong video, ma-notify kayo. Ganun din kung meron kayong questions related sa online harassment na natatanggap nyo, mag-comment kayo. At niyaya ko rin kayo mag-join dun sa aking FB group na may 24,000 mga nakaranas yon ng mga online harassment sa mga online lending company. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.